Kaya nga ako sumama dito sa iyo sa kondo mo kasi wala na akong bahay. Iiwanan mo na lang ba akong ganito? Tulungan mo ako ihanda ang mesa, kakain na tayo ng dinner. Ihahain ko ang paborito mong dinuguan. Hindi mo ba naririnig ang bulungan nila? Welcome pare sa mundo namin. Naniniwala ka ba na palaging may second life ang kapalaran ng tao? Ito ang katanungan ng ating letter sender for today na si Justin. Nang mapunta siya sa lugar na hindi niya inaasahan. Halina't samahan niyo kaming alamin ang nakakikilabot at kakaibang paglalakbay ni Justin. Thank you, Sir Wilmore, kung mapipili ang kwento ko para ma-feature dito sa YouTube channel ninyo. Napagtripan ko lang na magsulat ng kwento ko para i-email sa channel ninyo. Marami kasi ako mga tropa na former kakilala na nakasubscribe na sa isang Pinoy Horror YouTube channel kung saan true to life stories lamang ang ifinipicture. Hindi ko alam kung worthy yung kwento ko para tawaging nakakatakot. Pero isa lang ang sinisigurado ko. Simula nang ma-experience ko ang nangyari sa akin, hindi na ako nakatulog ng maayos. At tiyak na umayos na ako ng matino sa buhay. Tawagin niyo na lamang akong Justin. Dati akong addict, Sir Wilmore. Literal na user ng illegal drugs. Marijuana, shabu, cocaine, lahat yan. Tatikmang ko na. Nagsimula akong gumamit noong binigyan ako ng Uncle Berto ko ng stick ng marijuana. Bata pa lang ako nung iniwan ako ng mom ko sa daddy kong may tatlo pang asawa. Si Uncle Berto ang panganay na kuya ng Daddy Pen ko. Yung natutunan ni Daddy Pen kay Uncle, pinasa niya na lang sa akin. Lumaki akong walang nanay na kasama o kausap man lang sa bahay. Pasensya na sa mga salitang magagamit ko pero lumaki akong kupal, irresponsible at gago. Hindi ko maamin sa sarili ko kung dahil ba ito sa ginawa ng mami ko, kaya ako nagwalwal ng gusto. Pero sa tingin ko, kasalanan talaga ng mami ko ang lahat. Lynn! Lynn! Ano ba, Pen? Huwag mo na akong sundan! Akin na nga yung maleta mo. Pumasok ka na sa loob ng kotse. Nakikita tayo ng anak mo. Sigurado ka ba na anak mo talaga yung si Justin? Inutil kang babae ka? Bakit? Hindi ko ba anak si Justin? Hindi ko alam. Hindi ako sure. Palagi tayong sabog. Paano ko pa malalaman kung sino sa inyo magbabarkadang nakascore sa akin? Ang galing, di ba? Walang hiya ka talagang kiri kayo, no? Tawagin mo na akong hostess, kiri, haliparot, makate. Pero buo ng desisyon ko, Ben. Ayoko nang maging babae mo. Pagod na akong maging pang-apat na ka-live-in mo. Buisit! Apat kami? Pinagsasabay-sabay mo? Ang galing! Ma'am, nag-aaway na naman ba kayo ni Daddy? Justin! Get in the car! Gago kang bata ka! Baka mahagip ka pa ng truck!
Bakit, ma'am? Ano po bang problema? Halika na! Pasok ka na sa kotse! Pagod na ako, Justin. Ayoko na! Gusto ko lang bumalik sa pagkadalaga. Aalis na ako! Paalis na nga tayo, di ba? Sumakay ka na sa kotse, ma'am! Hindi ako sasama sa Baguio! Anong hindi? Hoy, babae ka! Sumakay ka na! Kung hindi, tutubuin ko yung ulo mong hayop ka! Dad! Ano ba? Hindi ako nabibiro. Isang talikod mo pa sa amin ang anak mo, tutubuhin talaga kita sa ulo. Daddy! Ibaba mo nga yung hawak mo! Delikado yan eh! Dad! Lin! Halika na! Hindi na kita mahal, Pen! Huwag na tayo magpanggap na magkarelasyon sa harapan ni Justin. Justin, malaki ka na. Kapag nagbinata ka na, hanapin mo ko. Hindi ako lasing anak. Totoo tong sinasabi ko. Hindi na ako uuwi sa bahay natin. Ayoko na! Anak ka talaga ng... Halika nga dito, ha? Daddy! Ano yung gagawin mo, Dad? Lin! Wag! Tinubo sa ulo ni Daddy ang mabikong lasing sa alak sa gitna ng highway papuntang Antipolo. Akala ko sumabog na ang bungo ng airmats ko. Takot na takot ako. Hindi ko akalain na ma-ICU ng 3 months ang mami ko nang dahil sa gago kong ama. Hindi ko alam kung pasahan lang ba ng kapalaran ang pagkakaroon ng malas na karelasyon sa pamilya namin. Pero parang naging ganun din ang buhay ko. Hindi rin maganda ang naging relasyon ko sa babae na pangalanan na lang nating Emma. Ano yung ginagawa mo, babe? Nag-e-empake. Saan ka pupunta? Singapore. Ha? Anong gagawin mo dun? Nakapasa ako sa audition. Nang? Asia's Next Top Model. Sa Singapore ang contest. 2 months ako dun. Eh, paano ako? Mag-empake ka na rin at itigil mo ng kakahitit ng jutes dyan. Bakit? Umuwi ka na sa inyo. Last day ko na dito sa condo na to bukas. Wala na akong pambayad ng renta. Sandali nga. Bakit hindi ko alam lahat ng plano mo? Justin! Baliw ka na talaga! 2 months ago ko pa sinabi sa'yo na magbabagong buhay na ako. Sasali ako sa modeling contest at sa ibang bansa na ako magsisimula ng career ko. Gabi-gabi kang oo ng oo. Ngayon paalis na ako sa Makalawa. Ganyan reaksyon mo? Saan ako titira? Sa inyo! Saan sa inyo? Sa daddy mo! Gago! Ano sabi mo? Kaya nga ako sumama dito sa'yo sa condo mo kasi wala na akong bahay. Misa nang nireg yung apartment ng daddy at uncle ko, di ba? Muntik na nga silang makulong dahil sa lala ng droga dun eh. Tapos pababalikin mo pa ako dun sa impyernong bahay na yon. Ikaw na yung pamilya ko, Emma. Ikaw lang, alam mo yan. Iiwanan mo na lang ba akong ganito? Gago ka ba? Pagkatapos kitang buhayin, patirahin dito, palamunin, kupkupin, ako pang gago? Hindi mo ako nanay! Ayoko na, Justin! Matino ako. 3 buwan na akong wala sa rehab. Thankful ako sa mga tulong mo sa pagpaparehab sa akin. Pero sige pa rin ang marihuana mo gabi-gabi. Anong growth o change ba ang goals mo? Goals? Justin, malas ka sa buhay ko. Kaya mag-impake ka na't umalis ngayon din! Ako? Malas? Nagdilim ang paningin ko, Sir Wilmore. Nasa pako ng malakas si Emma na girlfriend ko sa loob ng 11 years. Sabog ang magandang nguso nito.
pero hindi umiyak si Emma nang masaktan siya. Mabilis niyang kinuha ang baseball bat ng Kuya Jake niya at hinampalo sa bumbunan ko. Nag-blackout ang paningin ko at kasunod nun, wala na akong maalala kundi. Marahang kong idinilat ang mga mata ko at nasilaw ako sa liwanag ng araw. Napahawak ako sa ulo ko. Sobrang sakit. Maya-maya pa, nakapako ang hinihigaan kong makapal na dayami. May mga manok na tumuka sa mukha ko, kaya ako napabangon. Hindi ko alam kung nananaginip ako o inaatake ako ng kapraningan ko or epekto ng kakadroga ko ang nakita ko. Nasa gitna ako ng bukid na may maliit na kubo. May mga hayop katulad ng baka, kalabaw, kambing, manok, pato at mga malalaking puno ng mangga at guyabano. Ano to? Nasaan ako? Emma? Emma, nasaan ka? Tumayo ako at halos isang oras kong pinagbastan ang buong paligid. Nasa probinsya ako. Yun ang unang pumasok sa utak ko. Pero paano ako napunta sa probinsya na to? Sino nagtala sa akin dito? Abay, gising ka na pala. Magandang umaga sa'yo, kaibigan. Sino ka? Ako si Leroy. Nasaan ako? Bakit ako biglang napunta dito? Nakita mo ba yung jowa ko? Jowa? Si Emma. Kamag-anak ka ba ni Emma? Ngilitian lang ako ng morenong lalaki na nakabarong. Nakatupi ang pantalon niya at puno ng natuyong putik ang mga binti niya at paa. Mga kaibigan, nandito na ang gagong lipat. Gagong ano? Gagong lipat. Biglang naglakad papalayo, papuntag ilog, ang lalaki. Hindi ko alam kung tam ang dinig ko, pero tinawag niya akong gago. Gagong lipat? Tarantadong yun ah. Hoy, pre! Kung ako gago, ikaw tarantado. Ulul! Di ko nga alam kung bakit ako nandito eh. Bigla akong natakot nang makarinig ako ng mga boses. May isang lalaking umiiyak. Justin! Ano yun? Parang kilala ko kung sino yun ah. Anak, naririnig mo ba ako? Dad? Daddy? Wala na tulin. Justin? Justin? Dad? Dad, nasan ka? Umakyat ako sa kubo at nagulat ako sa nakita ko.
lahat ng mga laruan at gamit ko sa school, nakaimbak sa loob ng isang maliit na kwarto. Pumasok ako. Nakasara ang mga bintana kaya sobrang dilim sa loob ng kwarto na yon. Pero napansin ko ang paborito kong laruan noon na figure ni He-Man. Napangiti ako nang kunin ko ito. Pakshit! Ano yun? Nakita ko ang mga baby clothes ko nung 1 month old pa lang ako. Mga lampin, bib, at maliliit na t-shirt na puti. May mga sobrang liit na panlamig din. At yung cardigan na suot ko nung gabing aakyat dapat kami sa Baguio ng mga airpads ko. Dinampot ko ito isa-isa. Inamoy ko at para akong sumingot ng cocaine nang maamoy ko ang nakaraan. Sorry kung ipapalaglag kita, ha? Hindi kasi ako papanagutan ng daddy mo, eh. Yung hayop na si Pen. Puro kangkang lang ang alam. Gago yung daddy mo. Ayokong lumaki kang gago rin. I'm sorry, anak. Ang ganda pa naman ang ipapangalan ko sa'yo. Justin! Justin! Biglang naagaw ang atensyon ko nang malakas na sigaw mula sa labas. Laking gulat ko nang makita kong gabi na sa labas ng kubo. Gabi na? Paano nangyari yun? Bigla na lang lumindol at nadulas ako sa lupa. Gumulong ako pababa ng bangin. Tumama ang katawan ko sa malalaking tipak na bato hanggang malaglag ako sa sahig ng kusina ng kondo namin ni Emma. Justin! Tulungan mo ako ihanda ang mesa, kakain na tayo ng dinner. Emma? Ba't ganyan ang itsura mo para ka nakakita ng multo? Itong kanin, ilagay mo sa mesa at ihahain ko ang paborito mong dinuguan. Anong nangyari? Kanina kasi... Birthday mo! Nagsiselebrate tayo! Nagpakabusog kami ni Emma. Ang saya-saya ko. Dahil okay na kami. Sabay kaming umupo sa sofa at hinimas niya ang mga labi ko. Sabay suksok ng isang yosi sa bibig ko at sinindihan niya ito. Kanina ka pa parang wala sa sarili mo, babe. Gago. Lakas yata ng tama ako kanini. Biglang lumabas ang malaking apoy mula sa yosi na hinitit ko. Tumama ang mainit na apoy sa pader at kisame. Nasusunog ang buong kondo. Habang naririnig kong tumatawa sa Emma, bigla na lang akong nakaramdam ng malakas na hablot mula sa likuran ko. Napadpad ako sa labas ng kubo. Sobrang liwanag ng bilog na buwan at ang lalaki ng mga stars sa Wilmore. Para akong nag-field trip ulit sa planetarium sa May Rojas Boulevard.
Justin! Leroy? Huwag kang maliligaw. Bakit may dugo ka sa ulo? Dugo? Wala yan. Matagal na yan. Hindi lang dugo. Parang may butas na bala? Huwag mong pansinin yan. Ano yung dala mo? Lambanog. Halika, inuman tayo pare. Eh, hindi ako umiinom ng lambanog eh. Tequila yung iniinom ko. O whiskey, meron ka? Wala kami nun sa probinsya. Tikman mo tong dala ko. Masasanay ka rin. Masarap to. Hinila ako ni Leroy papasok sa isang kakahuyan. Paglagpas namin sa malaking puno, nagulat na lang ako na makita ang sarili namin na nasa isang wedding reception na. Parang garden setup ang isang magarbong kasal. Hinila ako ni Leroy sa isang mesa, pinaupo at tinagaya ng lambanog. Shot muna tayo, pare. Pampainit ng sikmura. Namimiss ko nang uminom eh. Mabuti may gagong lipat na dumating. May kasama na akong gago. Ulul, ikaw lang ang gago. Nasaan na ba tayo? Tsaka, para saan ba tong lambanog mo? We will celebrate nga, paring Justin. Inimbitahan ko na rin yung iba. Mamaya, lalabas na sila. Celebrate what? Ikaw, ang gagong lipat. Yun ang tawag nila sa'yo eh. Gagong lipat. Hindi mo ba naririnig ang bulungan nila? Welcome pare sa mundo namin. Shot na. Inubos ko ang isang basong lambanog at parang biglang umikot agad ang paningin ko, Sir Wilmore. Napapikit ako at nakarinig nga ako ng mga nag-e-echo na boses. May mga tumatawa. May mga minumura ako ng pabulong. May mga umiiyak. Patawarin mo ko, anak. Napadilat ako nang marinig ko ang boses ng ermats ko. Umiiyak siya. Patay na ba ako? Yan din ang tanong ko nung una kong dating dito. Bakit ako iniiyakan ng mami ko? Nakikita mo ba ang mami mo? Hindi. Pero boses ni mami yun, alam ko. Huwag ka rin maniniwala sa naririnig mo lang. Minsan, kailangan mo ring idilat ng mga mata mo. Para kumpirmado. Sino yung batang yun? Yun ba? Yung nakabenda ang ulo at naka-hospital gown? Bakit ganyan ang itsura niya? Mukha siyang bangkay. Sobrang payat. Mukha siyang hinang-ina pero takbo pa rin ang takbo. Si Danilo ang batang yan. Mas nauna yan sa akin dito. Inabutan ko na siyang ganyan. Minsan tinatanong ko siya, bakit ka ba takbo ng takbo? Alam mo ba kung anong sinasagot sa akin? Isang taon na akong nakahiga. Gusto ko nang maglaro. Nangilabot ako sa narinig ko. Tumayo ako at tumakbo papalayo. Duman ako sa gilid ng ilog. Nakakita ako ng malaking itim na bahay sa bandang dulo. Weird lang na may bahay doon sa lokasyon na yon. Pero pinasok ko ito. Pagbukas ko ng pinto, isang maliwanag at napakabangong simbahan ang nakita ko. Ang lapad ng altar at puno ng mga tao. May kasalan.
at doon sa gitna ng altar, nakita ko si Leroy katabi ang mapapangasawa niya. Leroy! Humarap sa akin si Leroy, saktong-sakto sa pagtabi sa akin ng babaeng nakapula. May hawak itong baril. Wag! Napapikit ako sa gulat at takot. Pagmulat ng mga mata ko, nasa tabi ko na si Leroy. Nakaupo na kami sa harapan ng altar. Nag-iiyakan ang mga taong dumalo. Lahat sila nakabarong tulan ng damit ni Leroy. Yung babaeng ikakasal kay Leroy, pinagkakaguluhan ng mga matatanda. Nawalan daw ng malay tao. Ginigising nila, pero sa tuwing titilat ang mata. Hayop! Hayop ka, babae ka! Bakit mo pinaril si Leroy? Bakit mo pinatay ang asawa ko? Patay ka na ba, Leroy? Bobo kasi ako eh. Niloko ko si Joanna. Hindi ko sinabi na may isa pa akong asawa sa ibang probinsya. Totoo ba yan, pare? Ibig sabihin, patay ka na rin? Patay na buhay. Bigla na lang sumulpot sa tabi ko ang batang nakita kong tumatakbo sa reception kanina. Nakalutang siya sa ere. Hindi ko alam kung sabog ako noon o nasa langit na ba ako sa nakita ko. Amoy insenso ang batang dandy daw ang pangalan. Patay na buhay? Anong ibig sabihin, bata? Comatose tayo. Comatose? Tayong tatlo? Sila rin. Biglang napuno ng iba't ibang tao ang buong simbahan. Lahat sila nagdarasal. Yung iba humahagulgol. Karamihan, naghihintay na lang na... Gising! Gumising ka na, Justin! Bigla akong nakaramdam ng lamig ng aircon sa mukha ko. Naramdaman kong kumislot ang mga kamay ko. Maya-maya pa. Nurse! Doc! Doc, dumidilit na agad ako, Doc! I praise you, Lord Jesus Christ! Justin! Anak! Gising ka na! Gising na ang anak ko! Hindi ko alam kung nasaan ako ng mga oras nang imulat ko ang mga mata ko. Pero masaya akong nakita ko na magkayakap ang mga magulang ko sa muli kong pagkabuhay. Nakumatos pala ako, Sir Wilmore, sabi ng mga doktor sa ospital. Akala nila hindi na ako magigising dahil sa lakas na tinamo kong tama sa ulo. 2.5 months din akong nasa ICU. Nang ma-discharge ako, tuwang-tuwa ako, Sir Wilmore. Dahil nagkabalikan na ulit ang air mats at air pads ko. Nang lumabas ako sa ICU,
Natigilan ako nang makita ko ang isang pamilyar na lalaking naka-life support system na nakaratay sa ICU bed number 4. Leroy! Leroy! Sino si Leroy? Kilala mo yung pasyente sa kabilang ICU? Oo, Dad. Nakasama ko po siya. Kaibigan mo ba yan? Saan? Naluha ko sa unang pagkakataon sa buhay ko nang makita kong dineclare ng patay si Leroy ng mga doktor. May isang babaeng iyak ng iyak sa tabi niya. Leroy! Leroy! Ang tagal kitang hinintay! Bakit? Bakit mo ako iniwan ang basta ganito na lang? Pare, pahinga ka na. Nice to meet you, Leroy. Salamat sa pagiging mabuti mong kaibigan sa akin. Ipagdarasal kita. After 2 months, nagyaya akong magsimba sa Our Lady of Manawag kasama ng mga parents ko. Sinabihan ko sila na iurong na ang kaso sa GF kong si Emma. Huwag na po natin ituloy yung pagpapakulong sa ex ko, ma'am. Bahala ka. Ikaw ang masusunod. O, tayo na. Simula na ang misa. Nangilabot ako sa nakita kong batang lalaki na nakadamit pang sakrista na dumaan sa tabi ko kasama ang mga pare. Umakyat sa altar ang bata at nagpausok ng insinso at kamangyan. Dandy? Ha? Dandy! Pinagtinginan ako ng lahat ng mga tao sa simbahan. Kumuway ako kay Dandy. Isang malaking ngiti lang ang iginanti niya sa akin. Tinapos ko ang bisa ng sobrang hi, Sir Wilmore. Hi sa pagmamahal ng mga magulang, kaibigan at Diyos. Pero sa lahat na nakikinig dyan ngayon, tandaan nyo, palaging may second life ang kapalaran ng tao. Palaging may bukas para sa magandang pagbabago. Yun lang. Gandang gabi, mga pre. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Marunong din pala mambolan sa kristan, ano? Tapos kukuha ko ng ilang pirasong itlog. Hindi ko na kaya! Ang nawawalang itlog. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
lalong-lalo na sa mga bumubuo sa channel na kwentong takipsilim. Kailan lang po nang ma-discover ko ang channel na ito, pero simula noon ay nawili na akong makinig sa inyong kwento. Hanggang sa heto nang at naisipan ko na rin ibahagi ang sarili kong karanasan. Ako po si Grace, 38 years old at isang full-time mom sa aking dalawang chikiting. Meron po akong isang munting negosyo na hanggang ngayon ay napagkukunan ko pa rin ng extra. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay may kinalaman sa negosyong ito noong ako ay nagsisimula pa lang. Taong 2005 nang mangyari ito. Nasa kalagitnaan po ako ng pag-aaral bilang isang 4th-year college student nang makaranas ako ng hindi magandang pagtrato mula sa asawa ng auntie ko na siyang nagpapaaral po sa akin noon. Hindi po kasi naniwala sa akin ang auntie nang magsumbong ako sa kanya na sinisilipan ako ng kanyang asawa. Kaya naman bago patuluyang may mangyaring masama sa akin ay nagdesisyon na lang po akong umalis sa kanyang puder. Mabuti na lang po at ng panahong yun ay meron na akong maliit na egg business na eksaktong kasisimula pa lang nang umalis ako sa puder ni auntie. Yun nga lang po, lahat ng perang na loan ko sa lending ay nagamit ko kaya hindi ko alam noon kung saan ako kukuha ng pang-upa. Naghanap po ako ng matutuluyan noon kahit na wala akong kapera-pera hanggang sa mapadpad po ako sa isang barangay na hindi ko eksaktong papangalanan pero somewhere in Western Samar po ito. Months deposit, months advance ang hinihingi ko sa mga nangungupahan dito, Ineng. Kaya mo ba? Naku, Mang Danilo. 500 pesos lang po kasi ang pera ko rito ngayon. Ayos lang po bang ihabol ko na lang yung kulang? Naku, sa totoo lang, Ineng. Maraming may gustong umupa rito. Tinitingnan ko na lang kung sino unang magbabayad ng deposit at advance at sa kanya ko ibibigay ang apartment. Ay, ganun po ba? Sige ho, di bali na lang ho, salamat. Pero kung gusto mo, meron pa akong isang apartment na pinauupahan. Nandun sa likod ng bahay ko. Medyo mas maliit nga lang yon at may pagkaluma na. Pero kung ayos sa'yo, yun ay okay na sa akin kahit ihabol mo na lang ang deposito. Kaya lang, babae lang ang pinapatira ko doon dahil medyo maselan ako pagdating sa bahay na yon. Gusto ko kasi maalagaan ng gusto ang apartment kong yon. Ah, talaga ho? Naku, maraming salamat po, Mang Danilo. Pwede ko po bang makita? Oo naman. Halika't sumunod ka sa akin. Maliit nga lang po ang apartment na yon na nakahiwalay sa iba pang paupahan ni Mang Danilo. Nakatayo ito sa likod ng kanyang bahay at napapalibutan ng maraming puno, kaya hindi rin ito gaanong pansinin ng mga tao. Pero ganoon pa man ay maayos pa naman po ito. Bagong pintura pa nga nang ipakita sa akin ni Mang Danilo at meron din itong sariling gate. Isa pa, wala ako sa posisyon noon para maging mapili pa. Kaya kahit na medyo diskumpiyado ako sa malalagkit na tingin sa akin ni Mang Danilo, ay kinuha ko na ang apartment. Si Mang Danilo po ay isang kilalang albularyo at manghihilot noon sa lugar nila. Pero magmula raw ng magkapera ito at makapagpatayo ng mga paupahan, huminto na rin siya sa dati niyang hanap buhay. Ayos naman huwag matanda. Kaya lang halatang medyo may pagkamanyak.
Kung may choice lang ako ng mga panahong yun, hindi talaga ako titira sa likod ng bahay niya. Kaya lang wala po akong magagawa. Nang araw din pong yun ay lumipat ako doon kasama ang alaga kong pusa na si Mingming. Sa kabutihang palad po, sa halos 2 linggo pa lang na pag-stay ko sa apartment na yun ay parang sinuwerte ako at nakakuha ako ng maraming kliyente sa palengke. Pati na rin sa kalapit na mga sari-sari store sa lugar na yun. Bali, nag-aangkat po ng mga itlog direkta sa isang poultry farm. Pagkatapos ay ako na po ang nagsusupply sa ilang tindahan sa palengke. Maliliit na grocery store at mga sari-sari store sa malapit. Dahil po doon, kahit papaano ay nabayaran ko ang utang kong tuition fee sa eskwelahan. Habang nakapag-advance naman po ako ng 6 buwang upa kay Mang Danilo. Bukod po doon, kumuha na rin ako ng isang makakatulong na mag-deliver ng mga itlog. Ang kaibigan ko pong si Ryan na katulad ko ay isa ring college student ng mga panahong yun. Grace, parang kulang na naman tong mga itlog na nasa tray. Binabawasan mo ba? Ilang araw ko na kasing napapansing palagi tayong may kulang eh. Ha? Hindi ko naman binabawasan. Naku, oo ano. Kaya pala nung nag-inventory ako, hindi ko mahanap yung ilang piraso. Baka naman may alaga kang malalaking daga dyan sa bahay. Wala naman ako napapansin. Palagi rin naman ako naglilinis dito eh. Alam mo namang ayoko rin talaga ng marumi. Sa bagay. Saka nandiyan naman si Mingming eh. Sa takaw ng alaga mong yan, siguradong hindi makakawala ang daga. Pero teka, baka naman yung si Mingming ang kumukuha. Dadalawa lang naman kayong nandiyan sa bahay eh. Ikaw talaga, Ryan. Pinagbintangan mo pa tong si Mingming. Sige na, i-deliver mo na yung mga itlog. Mabait si Ryan, Sir Jupiter. Siya na ang naging katuwang ko sa negosyo simula nang kunin ko siyang delivery boy. Sakristan din po kasi siya, kaya talagang mapagkakatiwalaan. Kaya nga kahit nawawalan ako noon ng pailan-ilang piraso ng itlog ay hindi ko siya mapagbintangan. Sa totoo lang po kasi halos hindi na nga siya nagpapabayad sa akin eh. Basta tinutulungan niya lang ako. Noong una, pa isa-isa lang ang nawawala sa paninda ko. Pero noong mga sumunod na linggo po ay napapansin kong parami na ng parami ang nababawas sa supply ko. Hindi talaga namin alam kung saan yun napupunta at pareho kaming nagtataka ni Ryan. Bukod pa roon, Sir Jupiter, doon na rin po ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Ming, ano ba? Tutulog ba ako? Mundilaan niyan pa ako. Nakakakiliti eh. Mingming naman eh. Sabi na huwag mo akong dilaan. Ang kulit mo naman. Napakamanyak naman ang matandang to. Kaya tanda-tanda ng laswapan ang ginagawa. Oh.
Dahil sa inis ay napabalikwas ako ng bangon sa kalagitnaan ng hating gabing yun, Sir Jupiter. Talagang dinig na dinig ko ang mga ungol ni Mang Danilo na parang may malaswa itong ginagawa sa kanyang bahay. Naiinis din ako dahil iniistorbo ni Ming Ming ang tulog ko. Kaya naman hinanap ko ito. Pero ganoon na lang po ang pagtataka ko nang makita kong nasa kabilang sulok ng kwarto si Ming Ming. At wala ito sa tabi ko. Tulog na tulog din ang pusa. Pero sino naman ang didila sa paa ko kung hindi siya lang, di ba? Wala naman kasi akong ibang kasama sa apartment na yun kundi ang alaga ko. Ilang gabi rin pong ganoon ang naranasan ko sa apartment, Sir Jupiter. Pero sa tuwing mangyayari yun ay ipinagkikibit-balikat ko na lang. Ayoko rin kasing mag-isip ng hindi maganda noon dahil ayokong takutin ang sarili ko. Nakapagbayad na ako ng 6 na buwang renta kay Mang Danilo kaya hindi pwedeng noon pa ako aalis. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw at hindi na lang ako nakakapansin ng mga kakaibang pangyayari sa aking apartment. Wow, kahit pala bagong gising, napakaganda mo pa rin, Tisay. Sus! Marunong din pala mambolan sa kristan, ano? Uy, hindi kita binobola, no? Talaga maganda ka. Kaya lang, napaano yung mga pasamo sa braso? Parang wala naman yan kahapon, ah. Ay, oo nga, no? Ito siguro yung mga kagat ni Ming Ming sa akin kagabi. Pinakagat niya kasi ako, tapos dinidila ang pantenga ko. Hindi ko alam kung napapanay yan si Ming Ming, eh. Ilang araw na siyang ganyan. Hindi niya naman ginagawa yan dati. Baka naman hindi si Ming Ming ang may gawa. Tingnan mo, parang hindi naman mga kagat ng pusa yan, eh. Parang ang hugis ngipin ng tao, kaya lang, ang liliit, eh. Hindi kaya tama ang hinala ko na may malaking daga dyan sa apartment mo? Sigurado kung si Ming Ming ang kumakagat sa akin dahil nararamdaman ko pa siyang tumatabi sa akin sa gabi, eh. Tapos pagising ko sa umaga, puro itim na balahibo niyang nakadikit nung sa higaan. Ganun ba? Eh baka naman nagbibinata na yung pusa mo. Ganun yata ang pusa kapag tumatanda at naghahanap na ng kapareha, eh. Nagiging agresibo. Pero teka, nasaan ba si Ming Ming? Ewan ko ba sa pusang yun? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita dahil wala siya rito sa umaga pero umuwi naman sa gabi kung kailan naantok na ako at hindi ko na maimulat halos ang mata ko. Naku, mukhang tama nga ang hinahala ko. Baka malapit ka na maging lola niyan, Grace. Hay naku, Ryan. Hindi ka nakakatulong. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Ito naman, hindi mabiro. Che, mag-deliver ka na nga doon. Ilang araw pa ang nakalipas pero nagpatuloy lang ang mga ganong senaryo noon sa akin, Sir Jupiter. Bukod pa ron ay talagang naaapektuhan na ang negosyo ko dahil sa pagkawala ng mga piraso ng itlog na paninda ko. Dadalawa lang naman ho kami ni Ryan sa negosyong to kaya kahit ayaw ko ay hindi ko na rin naiwasang mag-isip ng hindi maganda tungkol sa kanya. Ryan, hindi mo ba talaga alam kung nasan yung mga nawawalang itlog? Hindi ko kasi talaga alam kung saan yung napupunta, eh. Dadalawa lang naman tayo nakakahawak ng paninda. Anong ibig mo sabihin, Grace? Alam kong tinutulungan mo ako, Ryan. Pero kung kailangan mo naman ng mga itlog,
Hindi naman kita pagbabawalang kumuha. Basta't magsabi ka lang para hindi na ako naghahanap pa. Sandali, pinagbibintangan mo ba ako, Grace? Kasi kung oo, sasabihin ko sa iyo ng diretso. Hindi ako ang kumukuha. Alos hindi ko na nga kunin ang sweldo ko sa iyo para matulungan kita, di ba? Tapos kukuha ko ng ilang pirasong itlog nang hindi man lang nagpapaalam. Parang ang labo ko naman kung ganun. Pasensya ka na, Ryan. Hindi ko na kasi talaga alam kung ano nangyayari. Oh, wag ka na umiyak. Medyo na-hurt lang ako sa sinabi mo pero hindi naman ako galit. Sira, hindi ako umiiyak. May naamoy lang akong mabaho. Hindi mo ba naamoy yun? Ha? Oo nga no. Ang baho. Amoy bulok. Parang doon nang gagaling, Ryan. Doon no, sa ilalim ng mga tray sa labas ng pintuan ng kusina. I-check ko nga. Baka may mga bugok na itlog dyan. Teka, Grace. Di ba alaga mo to? Si Mingming to, di ba? Ha? Patingin nga. Si Mingming nga yan, Ryan. Ano nangyari sa kanya? Bakit bukbukang dyan? Sa kailang araw na bang nawawala si Mingming? Bakit naaagnas na siya? Tinabihan pa niya ako kagabi, Ryan eh. Ito nga oh, may mga bite marks na naman ako. Kasi kinakagat at dinidilaan niya ako kapag gabi. Akala ko naglalambing lang kaya hinahayaan ko. May mga kalmat pa nga ako sa likod eh. Grace, imposible yun. Nakita mo ba? Halos maging buto na lang si Mingming dahil naaagnas na siya. Hindi naman siya mangangamoy kung kagabi lang siya namatay. Palagay ko, mga ilang araw na siya rito. Saka tingnan mo, ang daming balat ng itlog dito sa paligid ni Mingming. Sino yung tumatabi sa akin gabi-gabi, Ryan? Kanino yung mga itim na balahibo nasa higaan ko? Alika, alika, dali, tingnan mo. Tamang-tama, hindi pa ako nakakapagligpit dahil kakagising ko lang. Hindi naman balahibo ni Mingming yan, Grace. Masyado yung mahaba. Hindi rin naman ganyan ang kulay ng buhok mo. Eh, kanino yan? Sigurado ka bang ikaw lang mag-isa rito, Grace? Ano ibig mo sabihin, Ryan? Hindi kita gustong takutin, Grace. Pero iba talaga ang kutob ko sa mga nangyayari sa'yo rito. Diba, alam mo naman nagsakristan ako? May ganitong kaso na rin kasing inilipat noon kay Father Efren. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong nangyari pero ingat ka, Grace. Uy, Ryan naman eh. Baka hindi na ako makatulog mamaya. Pwede bang samahan mo ko? Natatakot ako. Sasamahan kita? Dito? Sigurado ka ba? Oo. Kung makapag-react ka naman, akala mo may gagawin ka masama sa akin? Nang gabing yun, Sir Jupiter, ay talagang hindi ko na pinauwi si Ryan dahil ayokong maiwang mag-isa sa apartment pagkatapos ng kakaibang nangyari sa alaga kong pusa. Mabuti na lang talaga at pumayag naman si Ryan na samahan ako. Doon siya natulog sa sahig habang ako naman ay nasa papag. Pero pareho kaming nasa kwarto dahil talagang natatakot na akong matulog noon nang mag-isa. Akala ko kasi ay titigil na ang mga kakaibang nararamdaman ko tuwing hating gabi kapag may kasama na ako. Pero nagkamali ako, Sir Jupiter. Hindi ito huminto. Bagkus ng gabing yun ay nakumpirma namin ni Ryan na hindi nga basta simpleng kababalaghan lang ang nangyayari sa akin. Tumigil ka na. Hindi ko na kaya. Ah.
Ano ba yung maingay? Si Mang Danilo ba yon? Pasensya ka na, Ryan. Gabi-gabi kasi talagang ganyan si Mang Danilo. Ang laswa. Alagi na lang yung umuungol. Hindi naman siya umuungol, Grace. Parang dumadaing si Mang Danilo. Parang nahihirapan. Ay, oo nga, ano? Aray! Teka, ano ba yun? Ang hapdi! Ha? Nang alin? Patingin nga. Grace, ang daming sugat ng likod mo. Puro kalmot. Saka may mga balahibong itim na nandyan sa higaan mo. San galing yan? Wala naman yan kanina. Hindi ko rin alam, Ryan. Natatakot na ako. Shhh! Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Sandali, kukuha ko ng panlinis dyan sa sugat mo. Uy, sasama ako, Ryan. Huwag mo akong iwang mag-isa rito. Sa sobrang takot ko ay talagang hindi na ako bumitiw noon sa braso ni Ryan habang papunta kami sa salas kung nasaan ang first aid kit ko. Pero bago kami makarating sa salas ay napansin ko muna yung mga paninda kong itlog na nakasalansan sa isang maliit na sulok ng bahay. May nahagip kasi ang paningin ko, Sir Jupiter. Meron kasing kulay itim na bagay na nasa ibabaw ng mga itlog na dahil puti ang kulay ay kitang-kita ko. Tinitigan kong maigi kung ano ba ang itim na bagay na yon na tila gumagalaw sa ibabaw ng mga paninda ko. Pero ganun na lang ang kilabot na naramdaman ko nang ma-realize kong hugis tao ito. Para itong isang maliit na figurin na gumagalaw. Kulay itim ang balat nito at nababalutan ito ng itim na balahibo. Para itong isang anino, kung hindi ko lang nakitang kulay pula ang mga mata nitong bigla na lang lumingon sa akin. Tumutulo pa mula sa bibig nito ang laman ng itlog na kinain niya. Ah! Ryan! May halimaw sa ibabaw ng itlog! Hindi halimaw yan, Grace. Duwending itim yan! Kitang-kita ho namin ni Ryan ang kulay itim din na balbas ng tinawag niyang duwending itim. Malaki po ang ilong nito at wala itong suot na saplot kundi ang makapal na balahibong bumabalot sa buod niyang katawan. Maging ang ngipin ito ay itim din ang kulay kaya hindi mo talaga ito basta na lang makikita sa dilim. Bigla na lang po itong naglaho, Sir Jupiter. Pagkatapos ay narinig na naman namin ang malakas na palahaw ni Mang Danilo sa kabilang bahay. Ah, tigilan mo na ako! Hindi ko alam na may nobyo pala si Grace. Binigay ko naman siya sa'yo, di ba? Tulad ng iba pang babaeng tumira dyan sa bahay na yan. Bakit ayaw mo pa rin akong pakawalan? Napakinabangan mo na yung babae. Ang tagal mo rin nagpakasasa sa tabi niya tuwing gabi. Ano pa bang gusto mo? Hindi po ako makapaniwala sa narinig ko noon, Sir Jupiter. Doon ko nalaman na alaga ni Mang Danilo ang duwending itim at ang mga babaeng pinatutuloy niya rito sa apartment ay ipinapain niya sa duwende kapalit ng pera at karunungang itim na ginagamit niya noon sa panggagamot. Dahil po doon na hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa ni Ryan, mabuti na lang po talaga at dala niya ang motorsiklo niya kaya mabilis kaming nakatakas doon papunta sa simbahan at humingi ng tulong. Doon na po kami nagpalipas ng gabi. Umaga na nang bumalik kami sa apartment ni Mang Danilo kasama si Father Efren dahil balak kong pamindisyonan ang bahay
pati na rin ang sarili ko bago pa man ako lumipat ng tirahan. Wala na po akong balak magstay doon pero naisip kong baka sundan lang ako ng duwende. Kaya mas maiging tapusin ko na doon pa lang ang koneksyon namin ng nilalang na yon. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa inyo na bendisyonan at dasalan ang bahay ko? Umalis kang pari ka. Wala kang karapatang tumuntong dito. Danilo, wala kaming ibang balak dito kundi ang bendisyonan lang ang bahay. Hindi naman masama yon, di ba? Isa pa, hindi natin alam. Baka ito na rin ang sagot para kahit ikaw ay makawala na rin sa kalungkutang matagal mo nang tinitiis. Halika, sumama ka sa amin at magdasal tayo. Hindi ko alam kung paano nagawang kumbinsihin ni Father Efren noon si Mang Danilo. Pero nakita ko na lang nang tumulo ang luha sa mga mata niya pagkatapos ay sumama po siya sa pagdarasal namin. Pagkatapos po noon nakaramdam ako na parang bigla na lang nawala yung mabigat na aura sa loob ng bahay. Para bang bigla na lang po itong umaliwalas. Ganoon pa man ay nagpasya po akong umalis pa rin talaga sa bahay na yun dahil sa takot na bumalik ang masamang nilalang na gumambala sa akin at sa iba pang babaeng tumira sa bahay na yun noon. Nang mismong araw na yun ay naghanap po ako ng malilipatan. Mabuti na lang at ibinalik ni Mang Danilo sa akin ang perang idiniposito ko sa kanya noon. At yun ang ginamit kong pang-umpisa ulit. Sa tulong po ni Ryan, Sir Jupiter, ay mabilis naman akong naka-move on sa nangyari. Hindi niya po ako iniwan, kaya naman unti-unti ay nagkahulugan na po ng tuluyan ang loob namin hanggang sa naging kami na talaga. Ang huling balita ko po ay pinagibaraw ni Mang Danilo ang apartment na inupahan ko noon, ganon din ang bahay niya. Pagkatapos ay pinagawan nila yun katulong si Father Efren ng isang chapel para sa barangay namin. Pagkatapos po noon ay umalis na ako sa lugar na yun dahil nakakuha po kami ni Ryan ng magandang trabaho sa Maynila. Pagkatapos naming makagraduate ng college. Matapos po kasi yung naging pagpapabindisyon namin sa bahay ni Mang Danilo ay kinuwento niya po sa amin noon kung paano nga po ba talaga nag-umpisa ang lahat. Sa tulong po ni Father Efren na hanggang ngayon po ay nakakausap pa rin namin ni Ryan, nagawa po namin ipagpaalam kay Mang Danilo ang tungkol po sa pagbabahagi namin ng kwento niya dito sa inyong channel. At wala naman daw po yung kaso sa kanya. Kaya naman heto't sumusulat na naman ako sa inyo. Danilo, naayos mo na ba yung 10 tray ng itlog na pinapaasikaso ko sa iyo? Pupunta na raw dito si Mrs. Trinidad mamaya at kukuha sa atin ang supply para sa tindahan nila. Oho, madam. Kanina ko pa ho naayos. Napakain ko na rin ho yung mga manok. Eh, magpapaalam nga ho sana ako sa inyo kung pwede bang umalis na ako at may kikitain ho sana ako. Tapos ko naman na po ang gawain ko ngayong umaga. Sus! Sino na naman kikitain mong bata ka? Babae na naman. Ikaw, Danilo, bawas-bawasan mo nga yung pagiging palikero mo. Kapag nakabuntis ka, ano ipapakain mo sa magiging pamilya mo? Itlog? Ito namang si Madam na Nermon pa. Hindi ho ako makikipagkita sa babae ngayon. Yung pinsan ko ho ang ka-eyeball ko. Eh, niyaya ho ako makipag-banding dahil minsan lang daw siyang umuwi dito sa Samar.
Sa Maynila na ho kasi nagtatrabaho yun eh. Oh, siya. Lumayas ka na't nang makauwi ka ng maaga. May mga dadating akong pasyente mamayang gabi. Wala akong katukatulong dito. Pasyente raw? Eh, albularyo lang naman siya. Ano ka mo, Danilo? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko ho, baka po pwede akong bumali. Wala ho kasi akong pera. Naku, akong itigilan mo, Danilo. Kakapasahod ko lang sa'yo kahapon, ah. Ay, diyan ka na nga. May gagawin pa ako. Nye. Eh di wag. Akala mo naman talagang babalik pa ako rito. Sa dami ng itlog na nadekwat ko sa'yo, siguradong makakapamuhay na ako mag-isa. Ang sabi po ni Mang Danilo, noong binata pa raw po siya ay nagtatrabaho siya sa isang poultry farm na pagmamay-ari daw po ni Aling Cordelia, na isa rin kilalang manggagamot, albularyo o manggagaway sa isang barangay din sa Samar na medyo malayo doon sa lugar kung saan kami dati nagkakilala. Mabait naman daw po sana si Aling Cordelia at hindi naman masama ang trato nito sa kanya. Pero itong si Mang Danilo daw po noon ay talagang matigas ang ulo at pilyo. Kaya naman po kalaunan ay naisipan niyang pagnakawan ang matandang amo niya ng mga itlog na unti-unti niyang iniimbak sa isang lugar hanggang sa makaipon na siya ng sapat na dami noon para gawin ding negosyo sa lugar na mapipili niyang lipatan. Sabi rin po kasi ni Mang Danilo ay matagal na ron niyang gustong umalis noon sa puder ng matanda. Dahil medyo nakakatakot daw itong kasama, medyo weird daw po kasi si Aling Cordelia at madalas niya raw po itong nakikitang nakikipag-usap sa hangin. Doon sa likod ng bahay nito, kung nasaan yung malawak nitong taniman ng mga gulay at bulaklak. Pero naisip po ni Mang Danilo na yun siguro ang dahilan. Kaya napakarami pong parokyano ni Aling Cordelia pagdating sa panggagamot nito. Nasaksihan na raw po ni Mang Danilo kung paano manggamot si Aling Cordelia at aminado naman daw po siyang talagang nakakabilib ito. Kaya nga halos doon na rin po yumaman ang matanda. Kaya nga dahil din po doon na isa na namang kalokohan ang pumasok sa utak ni Mang Danilo para kumita siya ng malaking pera. Nako, miss, na matanda ka. Pero ayos lang yan. Dahil kaunting hilot lang naman dyan sa dibdib, balakang at hita mo, eh mawawala na yung sama ng pakiramdam mo. Pati ho dibdib ko, hihilutin nyo? Oo, miss. Bakit? Ayaw mo ba? Eh hindi gagaling yan kung ganun. Eh hindi naman sa ganun, kuya. Ano kasi, hindi ba nakakahiya? Nako, huwag kang mag-alala, miss. Marami nang nagpagamot sa akin. Wala namang mali siya to eh. Eh, kung ganun, sige, payag na ako. Okay na, miss. Tapos na. Salamat. Ito ho ang bayad, kuya. Sige, miss. Sa uulitin, ha. Balik ka. Hahaha.
Tingnan mo nga naman tong naisip kong kabuhayan. Naka-chancing ka na, nagkapera ka pa. Ayos din tong ganitong negosyo eh. Akalain mong magpapanggap ka lang na albularyo eh, kikita ka na. Opo, Sir Jupiter. Ganun nga ang ginawa ni Mang Danilo noon. Nagpanggap lang pala siyang albularyo noong una para lang makapang-chancing sa mga babaeng nagpapatingin sa kanya. Pagkatapos, nagkakapera pa siya. Mga ilang linggo ring nagtagal ang ganong gawain ni Mang Danilo. Hanggang sa isang araw daw po ay may natuklasan siyang isang bagay na siyang babago na po sa buong buhay niya. Kagagaling lang daw po noon ni Mang Danilo sa pagde-deliver ng itlog. Naninakaw niya pa kay Aling Cordelia. Sa isa sa kanyang suki ng pag-uwi niya raw po ng bahay na inuupahan niya, naabutan niyang nagkalat sa sahigang napakaraming mga basag na shell ng itlog. Lintik na yan! Sinong bumasag ng mga itlog ko? At nag-iwan ka pa ng bakas, ha? Umanda ka sa akin kapag nahuli kita! Teka! Ano yung kulay puting bagay na yun sa ilalim ng mesa? Daga ba yun? Teka, malapitan nga. Sandali, hindi naman ito mukhang daga eh. Mukhang halimaw. Pero bakit ang liit? Ha? Bakit tumatawa? Sino ka? Ano ka bang nilalang ka? Bigla na lang daw pong napaupo sa sahig noon si Mang Danilo sa sobrang takot, lalo na nang tuluyan na nang makita ang hitsura ng nilalang na inakala niyang daga noong una. Dahil humarap na ito sa kanya habang tumatawa. Maliit na nilalang daw po ito, na kulay puti ang balat. Ganon din ang lahat ng hibla ng balahibong bumabalot sa katawan nito. Puti rin daw ang kulay ng mga mata nito, pati na rin daw po ang loob ng bibig nito, maging ang ngipin. Bigla daw po itong sumagot kay Mang Danilo gamit ang isang lengguwaheng hindi naman po pamilyar sa kanya. Pero himalang naiintindihan daw niya. Sabi raw sa kanya ng nilalang, isa raw siyang duwende. Galing daw siya doon sa poultry farm ni Aling Cordelia dahil kaibigan daw niya yung matandang manggagaway. Alam daw po ni Aling Cordelia ang ginagawang pagnanakaw ni Mang Danilo sa kanyang mga itlog, pero hinayaan lang daw po ito ng matanda dahil halos pamilya na rin ang turing nito kay Mang Danilo. Bukod pang araw po doon, inutusan daw po nito yung duwende na samahan si Mang Danilo at hatiran siya ng swerte para maging magaan ang buhay niya kahit wala na siya sa poder ni Aling Cordelia. Yun nga lang ho, Sir Jupiter. Imbis na gamitin ho ni Mang Danilo yung bago niyang alaga para sa ikagaganda ng buhay niya, ginamit niya raw po ito para magtagumpay pa siya sa iba pa niyang kalokohan sa buhay. Ito raw po ang nagbigay ng karunungang itim kay Mang Danilo, kaya kalaunan ay talagang natuto na siyang manggamot
na ginagamit naman ni Mang Danilo para kumita siya ng limpak-limpak na pera. Magaling na imitator daw po kasi ang mga duwende. Kung ano ang nakikita nitong ginagawa ng kanyang amo ay ginagaya rin ito. Kaya po pati ang pagiging manyakol ni Mang Danilo ay nakuha na rin ng mapaglarong nilalang. Sabi ni Mang Danilo, unti-unti raw pong nagbabago noon ang kulay ng duwending alaga niya. Kung dati ay puting-puti ito, ay nagsimula na raw po itong maging kulay itim. Pero sabi niya ay masyado raw po siyang busy noon sa pera niya at mga babae, kaya wala siyang oras para pansinin pa ang pagbabago ng duwending alaga niya. Hanggang sa maipatayo na nga po ni Mang Danilo yung mga paupahan niya, lalo na yung isang paupahan na nandoon sa likod ng bahay niya kung saan puro babae lang ang pinatitira niya. Yung mga babaeng gipit na gipit. Yung mga babaeng walang choice kundi ang magstay sa lugar na yon kahit na kung minsan ay ibang bagay na ang hinihingi ni Mang Danilo bilang kabayaran sa renta. Sige na, Danilo. Pagbigyan mo pa sana ako ng isang buwan. Makakabaya din ako, promise. Medyo matuma lang yung tindahan ngayon eh. Pero makakabawi din ako. Eh, Juliet. Pwede naman kasi talagang hindi perang ibayad mo sa akin eh. Nadadaan naman ako sa masinsinang pakiusapan. Halika sa loob ng bahay mo at doon natin pag-usapan kung paano ka makakabayad sa akin. Lahat daw po ng kalokohan ni Mang Danilo noon, Sir Jupiter, ay nasaksihan po ng alaga niyang duwende. Hanggang sa hindi niya po akalaing darating ang araw na magiging mas matindi pa pala ito sa kanya. Ano ba yung ingay na yun? Hindi kita mapapatawad! Teka, Juliet! Bakit ka sumisigaw? Saka anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay? Ikaw may kasalanan kung bakit nangyayari sa akin to! Napakasama mo, Danilo! Hindi ka ba nakontento na nakukuha mo na lahat ng gusto mo sa akin? Ibinigay ko na sa iyo lahat! Bakit nagawa mo pa ako ipamigay sa hayop na alaga mo? Masahol ka pa sa baboy! Pinagpapasahan niyo ako na parang laruan. Ano bang sinasabi mo, Juliet? Hindi kita maintindihan. Akala ko pa naman nagbago ka na. Akala ko dahil sinabi mo unti-unti ka nang nahuhulog sa akin, hindi mo nagagawin yung masasamang gawain mo. Pero binubulang mo lang pala ako. Pinaniniwala mo lang ako para magawa niyo ng demonyo mong alaga ang gusto niyo. Hindi kita mapapatawad! Si Juliet. Siya po ang naging pinakamatagal na tenant ni Mang Danilo noon sa apartment sa likod ng bahay niya. Si Juliet din po ang nag-iisang babae na magpapabago na sana noon kay Mang Danilo. Dahil ang totoo po ay nagkahulugan sila ng loob. Kaya lang po ay biglang nangyari ang kababalaghang yun na ang may pakana ay ang duwending alaga niya. Ang sabi daw po kasi ni Juliet,
Hinahalay daw siya ng duwending nakatira sa apartment na yun tuwing natutulog siya. At sinabi raw po ng duwende na si Mang Danilo mismo ang nakaisip ng kalokohang yun. Siyempre, galit na galit po si Mang Danilo noon. Iniwan po kasi siya ni Juliet dahil sa sobrang sama ng loob nito. Kaya kinumpronta niya yung alaga niyang duwende. Pero wala rin pong nagawa si Mang Danilo. Ibang-iba na kasi yung dating makulit lang na alaga niya. Ngayon po ay napakasama na nito at nagawa siyang pahirapan sa pinakabrutal na paraang hindi ko na po iisa-isahin pa dito sa sulat ko. Binalot daw po ng matinding takot si Mang Danilo noon, kaya hindi niya na nagawa pang labanan ang duwende. Hanggang sa nagkabaligtad na lang sila ng sitwasyon. Kung dati ay siya ang amo, ngayon po ay siya na ang alipin ng itim na duwende. Inutusan daw po siya nitong maghanap ng mga babaeng titira sa bahay na inalisan ni Juliet para gawing alay sa duwende. Kapalit daw po noon ay ang marangyang buhay ni Mang Danilo, pati na rin daw po ang kanyang kalayaan. Simula daw po noon ay naging sunod-sunuran na lang si Mang Danilo sa duwende. Lahat daw po ng utos nito ay kailangan niyang sundin dahil kaunting kibot ay talagang sinasaktan at pinahihirapan sa nito. Dahil din po doon, hindi na niya nagawa pang sundan at magpaliwanag man lang kay Juliet na hindi totoong siya ang may pakana ng ginawa ng duwende sa babae. Sising-sisiman po si Mang Danilo, hinayaan na lang din niyang maging masaya si Juliet sa bagong buhay nito. Ayaw din naman daw po niya itong idamay sa pagiging miserable na ngayon ng buhay niya. Sabi po ni Mang Danilo, ilang beses daw po niyang sinubukang takasan yung duwende. Sa tuwing may babae raw pong gustong umupa noon sa bahay niya ay hindi niya ito pinatutuloy para hindi ito mabiktima ng duwending nakatira doon. Pero si Mang Danilo naman po ang binabalikan nito. Siya ang sinasaktan at pinagdudusa ng duwende sa tuwing hindi niya nasusunod ang gusto nito. Kaya po wala rin nagawa si Mang Danilo kundi ang sumunod na lang. Danilo? Ikaw ba yan? Himalat na padpad ka yata rito sa simbahan. Ano? Tumaan lang ako rito sa simbahan dahil hinahanap ko yung tenant ko. Paalis na rin ako. Tito daw kasi nagpunte. May utang pa kasi sa akin yun. Galing nga rito yung tenant mo. Pero hindi na siguro yun babalik sa apartment mo, Danilo. May kababalaghan daw na nangyayari doon. Iyon ang inilapit niya sa akin. May alam ka ba tungkol doon? Wala no. Baka kung ano-ano lang ang sinasabi noon dahil gustong makalibre sa utang. Mga tao talaga ngayon no. Sigurado ka bang wala kang alam, Danilo? O baka naman naipit ka lang sa sitwasyon? Tutulungan kita. Magsabi ka lang sa akin. Ano bang sinasabi mo? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Wala nga akong alam dun. Huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa sinasabi ng mga taong yan. Ganon talaga kapag gipit. Kahit magsinungaling, gagawin. Tulad ng ginagawa mo ngayon? Bata ka pa lang, kilala na kita. Kung hindi mo naaalala, nung nasa seminarya pa lang ako, isa ako sa palaging dumadalaw sa iyo noon sa ampunan.
Diba nga, sa akin ka pa nga nagsusumbong noon sa tuwing may umaaway sa'yo? Pwede ka pa rin namang magsabi sa akin, Danilo. Tutulungan kita. Ikaw nga rin ang nagsabi sa akin. Noon pa yun. Isa pa, hindi ko kailangan ng tulong mo. Wala naman akong problema eh. Sige ho, aalis na ho ako, Father. Nang mga panahong yun daw po ay halos wala nang pagkatiwalaan si Mang Danilo. Hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong. Kaya kahit si Father Efren po ay hindi niya na rin hinayaang makialam noon sa nangyayari sa buhay niya. Nagpatuloy po sa pagpapahirap sa kanya yung duwending itim. Habang si Mang Danilo naman po ay nagpatuloy din sa paghanap ng mga babaeng iaalay dito para lang tigilan na siya ng duwende. Hanggang sa mapadpad na nga po ako noon sa lugar ni Mang Danilo. Two months deposit, months advance ang hinihingi ko sa mga nangungupahan dito, Ineng. Kaya mo ba? Naku, Mang Danilo. 500 pesos lang po kasi ang pera ko rito ngayon. Ayos lang po bang ihabol ko na lang yung kulang? Naku, sa totoo lang, Ineng. Maraming may gustong umupa rito. Tinitingnan ko na lang kung sino unang magbabayad ng deposit at advance. At sa kanya ko ibibigay ang apartment. Ganun po ba? Sige ho, dibali na lang ho, salamat. Pero kung gusto mo, meron pa akong isang apartment na pinauupahan. Nandun sa likod ng bahay ko. Medyo mas maliit nga lang yon at may pagkaluma na. Pero kung ayos sa'yo, yun ay okay na sa akin. Kahit ihabol mo na lang ang deposito. Kaya lang, babae lang ang pinapatira ko doon dahil medyo maselan ako pagdating sa bahay na yon. Gusto ko kasi maalagaan ng gusto ang apartment kong yon. Talaga ho? Naku, maraming salamat po, Mang Danilo. Pwede ko po bang makita? Oo naman. Halika't sumunod ka sa akin. At alam niyo na po ang nangyari. Pagkatapos kong makaranas ng mga kababalaghan sa bahay na yun ni Mang Danilo. Sa totoo lang po ay sobra-sobrang pasasalamat at paghingi ng tawad ang ginawa sa amin ni Mang Danilo dahil sa nangyari. Pero mabilis lang po namin siyang napatawad ni Ryan pagkatapos naming malaman ang buong kwento niya. Kung saan at paano niya nakuha ang duwending yun. Ang sabi po ni Father Efren, malamang daw po na hindi na bumalik yung nilalang na yun para gambalain pa si Mang Danilo dahil sa wakas, ay naibalik na raw po nito ang pananampalataya niya sa Diyos na siya raw pong pinakamabisang paraan para itaboy ang masasamang elemento sa paligid natin. Simula po noon ay tinanggap ni Mang Danilo lahat ng kasalanan niya at ipinagpasa Diyos na niya ang kanyang sarili. Alam niya pong siya rin ang naging dahilan kung bakit naranasan niya ang mga paghihirap na naranasan niya. Kaya nga po gusto niya ring ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Hiling po ni Mang Danilo na sana maging leksyon daw po ang kwentong ito sa mga tagapakinig ng inyong channel. Sabi pa ni Mang Danilo, tayo raw po ang nagdidikta kung paano tayo tatratuhin
ng tadhana. Kaya maging maingat po tayo sa bawat magiging desisyon natin sa buhay. Sa ngayon, dalawa na po ang anak namin ni Ryan at 11 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Hanggang ngayon po ay napagkikwentuhan pa rin namin ang karanasan namin yun. Pero hindi tulad noon, wala na akong takot na nararamdaman pa. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong ito. Sana po may natutunan tayong aral dito. Muli, ako po si Grace. Magandang araw po sa lahat.